humahanga sa Diyos. Alam mo, sa mundong ito, marami mga bagay na kahanga-hanga na appreciate natin. Talagang tayo. Eh, katulad na lang kagabi, may nangyaring kahanga-hanga. Ano? Sa sobrang tuwaan na ako, ay pinost ko sa pic sa Facebook, ano, at ang dami rin kumanga. Ang dami rin nag-comment. Ano ho, salamat kay Brother July, ano? So, gayon naman, mas kahanga-hanga ang lumikha sa mga nilikha na gumagawa ng mga kahanga-hanga. Diba? Kahapon, tingin namin, parang laging ang sarap kumain, laging ang sarap doon mag-tipon doon sa palibot ng lamesa. Ano ho, iba ang dating. Siyempre, bago eh. No, ayaw pa nga ni Edith gamitin kagabi. At dapat daw eh, meron mo ng bubog. Bimili daw mo ng bubog. Hindi kayo bimili ng placemat. Ano, parang ayaw mo ng paggamit. Grabe, sabi ko, hindi ka. Ano, nagkagamitin niya. So, nakakahanga, no? Linilikha ng Panginoon. Tingin kayo sa mga magagaling mag-drawing, ano? Mga ginaganon lang. Tapos kayo, lalagyan ng mga taklod. Tapos mamaya, gagayin kayo. Mamapag, ang ganda na. Nakaka-amaze, mga kapatid. Ang talento, ang skill, ang galing ng mga tao. Pero mga kapatid, mas higit ang Diyos. Sapagkat ang lahat ng galing ng tao, minanalangyan sa lumikha. Kaya kung tayo, sa tuwing makikita natin, iba nga, ina-idol na yung mga artistang magagaling umarte, kahit mga immoral, di ba? Basta makita na ako, pagkakatilit niyan, pagkakairit niyan. Ay, ang mga lalaki lalabas ang kabaklaan, ang mga tumboy, ang babae lalabas ang katumboyan, may pahayag na ang paghanga at pag-amaze doon sa iniidolo. Mga kapatid, lalo dapat ang Diyos natin. Palibasa hindi siya nakikita, kaya ano eh, kasi God is Spirit. Kaya ang tao kasi laging by sight. Eh, sabi ng 2 Corinthians chapter 5, sa verse 9 ba yun, or 7, we should walk by spiritual eyesight, by faith, hindi sa ating naked eye or physical eyes. Ano ho, ay nakikita, ginagamit kasi lagi ay physical. Ngayon, pagbasa ka ng Bible, ginagamit mo doon ang spiritual eyes mo, at doon nakikita mo yung spirito, yung spirit being, yung Diyos. Mga kapatid, at ahanga ka sa Diyos. Pag humanga ka sa Diyos, anong ginagawa ng isang taong humahanga, mayroon siyang hinahangaan. Kahit po yan ay nasa malayong lugar, may mababalta ang concert at mahal ang ticket, pupunta eh. Right? Talagang magkukumahog. Gagawa ng paraan dahil makikita ang idol. Mga kapatid, mayroong isang napakalayong persona doon sa isang kalangitan. Kahanga-hanga at ang mga anghel ay walang tigil sa kanilang pagluluwalhati, pag-awit at pagpupuri. Nahabag sa atin ang Diyos na iyon at nagkataon tao, pinuntahan tayo dito sa lugar na ito. Yan ang mga tao, hindi siya hinahanga. Mas kahanga-hanga ang Diyos. Amen ba mga patid? Yes. Dapat ganun ang ating ano. Yan ang sabi ng binasahin ng choir. Okay, so tayo po magpapatuloy na, no? Salamat sa Diyos sa ating mga bisita, mga kaibigan natin. At tayo po mag-aaral na ngayon ang salita ng Diyos. At nais ko buksan natin ating mga Bible sa Isaiah chapter 6. Tama-tama po yung mensahe ng choir. Talagang guided, ano ho? Ang dami ko nagawang mensahe dahil araw-araw ako halos umaatin ng mga conference. Walang gastos ho. Ako ay patuloy na nag-aaral at natututo. So, nakakakuha ko ng mga idea, nakakakuha, marami nagagawa mensahe, pero ito po ang leading sa akin ng Panginoon. At tamang-tama naman, hindi ko napansin ang mensahe ng choir ay alos ganito din. Ano po? Okay, Isaiah chapter 6, verses 1 to 5 muna tayo. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Above it stood the seraphims, each one had six wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another, and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then said I, Who is me? For I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for mine eyes have seen the King,
the Lord of hosts. Pagpalainawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Pray muna tayo mga kapatid. Banal na Diyos na makapagyarihan sa lahat. Napakaganda po ng talata na aming binasa. Makakatulong po sa aming pong buhay. Pananampalataya, particularly sa aming pananambahan. Katulad po, Ama, ng karanasan ni Isaiah, na sa kanya pong pagbubulay-bulay, ay siya po'y humanga sa inyo. Tunay na ito po ang essence ng pagsamba, ang mga napapaloob na katotohanan sa mga talata ang aming binasa. Paunawa niyo po sa bawat sa amin, gamitin niyo po yung lingkod, magligtas kayo ng kinaukulan at magbigay ng hamon sa bawat kapatidan. Pagpalaan niyo po mga bata at nagpagtulong. Itong aming samad na langin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po mga po, salamat sa inyo. So ang ating kumpaksa, biblical essence of true worship. Dito po sa talata ating binasa, makikita natin ito ang personal na pakikipagliig ni Isaiah sa Panginoon, na masasabi natin yung mga nangyari dito ayon sa inspirasyon ng Holy Spirit sa pagkasulat niya. Ito ang mga diwa, ano, narito yung tunay na diwa ng tunay na pananambahan. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Tulad ngayon, tayo po ay nananambahan. Bagamat hindi corporate itong kay Isaiah sapagkat siya ay personal, gayunpaman, kahit tayo nasa corporate worship, tayo po ay personal din sumasamba. Okay? Kasi hindi mo dapat bantayan o obserbahan ang ibang kapatid na doon mo ibabase ang iyong response sa pakikinig. Kundi, personal kang magbubulay-bulay habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Okay? At kung bawat siya concentrated, nakafocus sa ganung klase ng konsentrasyon nga, ang tunay na pagsamba, yung biblical worship ay mangyayari. Ano po? At wala akong matitiso doon kasi bawat siya ay concentrated sa pagbubulay-bulay, sa pagsamba. Walang matitiso, walang maghahanap. Ano ho? So, yung pag-alalay ay isang mga bisita ay okay yon bilang ika nga ay pagsuporta na siya po ay mabasa niya yung Bible. Ano ho? Hindi niya makitasamnahan. Ngayon, ang ating pong main points ay apat. Ating po nang ilatag, anak, dahil hindi naman natin ito matatapos at mailagay na natin. Marami tayong mga nilalatag na buong mensahe dito natatapos. Ano? So, biblical essence of true worship, number one, God is exalted. Yan ang number one natin, verses 1 to 4. God is exalted. Sa pananambahan, ano ho, ang Diyos ang natataas. Number two, guilt is exposed. Ano ha? Number two, guilt is exposed. Alliterated po yan. Number three, grace is extended. Grace is extended. And last, gratitude is expressed. Meron po mga sub-point dyan. So yan po ang ating pag-aaralan sa loob ng ilang mga panahon ng maga, hapon, o Wednesday. Ano po? So yan po, ano? Ang biblical essence of true worship, naroon po yung ang Diyos ang matataas. Ang reflection nun, yung nakakita at nagtaas sa Diyos, nakakita ng kataasan ng Diyos, magre-reflect sa Kanya. Wala siyang maipagyabang, kundi ang magpapakababa na siya ay unworthy. Alam po natin, ang binasa natin kanina. Then, pag nakita ng Panginoon na tama ang response mo, doon sa nakita mo sa kanyang kataasan, yung grace, extend niya. Amen? Then, ano naman ang ating response? Gratitude natin sa Diyos. Utang na loob, mga kapatid. Okay, ilaisahin po natin. Number one, ano po yung dahilan bakit dito sa ating binasang talataan ay na-exalt, na-itaas ang ating Panginoon. Ano ha? Verses 1 to 4, letter A, sub-point, Isaiah see the person or his person. Ang nakita dito ng ating kapatid na Isaiah ay ang persona ng ating Panginoon Diyos. Tignan po natin sa verse 1. And I saw
No? Alam niyo mga kapatid, nakakapagtaka. Ako'y nagtataka at aking, ako'y curious na bakit dito sa verse 1 ay isinama pa yung unang bahagi na in the year that King Uzziah died. Bakit isinama pa yun? Dapat uminumpisa na lang sa in the year I saw, or I saw also. Doon lang umpisa. Bakit ilagay pa yung in the year that King Uzziah died? Ano? Siguro marahil ay pinapakita ng talata na minsan kinakailangan pang merong masamang mangyari bago makita ang ang kalulatian ng Diyos. Right? Kinakailangan meron pang mamatay, meron pang maging problema bago siya magkamalay tungkol sa Diyos. Naku niyo po, mga kapatid. Kasi yan ang, wala tayong masyado ibang paliwanag dyan eh. Bagamat alam natin na yan ay isang trahedya, isang kalungkutan nangyari po sa bansang Israel. So, yun nga, na isinama po sa nag-iisang versikulo yung masakit na pangyayari na meron pong namatay na hari. At doon ay ang Panginoon ay nakagawa sa kanyang buhay dito kasi isang propeta Isaiah. You know, salamat sa Diyos, pag may problema, nandiyan ang Panginoon. Vice versa, minsan, kinakailangan magka problema para ang Diyos ay makagawa. Kinakailangan kaya para ang Diyos ay mapahalagahan ng isang tao. Kasi ang mga tao talaga mapakamalilimutin. Ang tao talaga napakadaling pakalimot. Right? Ako na lang talaga habang tumatanda nagiging malilimutin na. Marami na akong hindi natatandaan sa akin nakaraan. Hindi ko nga alam kung kailan ako naligtas. Joke lang. Okay. Sabi dyan, I saw also the Lord. The Lord, ano ha? Big letter L. Sitting upon a throne. Tapos, punta tayo diyan sa, diretso lang natin, high and lifted up. And his train to fill the temple. Sabi sa verse 5, sa bandang muli, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. So, yung kanyang spiritual eyes ang ginagamit dito, ano ha, para makita niya ang mga invisible na bagay. Okay? So, nakita ika niya, ang Panginoon nakaupo sa trono, nakita niya ika napakataas, at ito ay pinuno niya ng kanyang kolotiyan ng templo, at sabi sa verse 5 laban ng pahuli, nakita ika na kanyang mga mata, ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Ano yung person dito na ipinapakita dito? The Sovereign Lord. Sabi po ng verse 1, Lord. Verse 5, the King. Pag sinabing King, lagi may kinalaman po ito ng kingdom. Ano ha? Pag sinabing kingdom, may paghahari, may pinaghaharian na ang dapat masunod sa kaharian yun yung King. So siya ay sovereign. Meron siya ng lahat ng kapamahalaan, ng kapangyarihan bilang isang Almighty God at ng tinatawag na karapatan. So yun ang person na nakita ni Isaiah sa kanyang pagbubulay-bulay sa Panginoon. Dapat yan din po ang ating ma-project sa ating mind. Ano? Sa ating spiritual vision na ang Panginoon natin ay nakaupo. Sabi niya, sitting upon a throne. Nakaupo siya sa trono bilang isang sovereign God, sovereign Lord. Isipin niyo mga kapatid, sa Genesis chapter 1, napakaganda po ng pagkakasabi po doon, pagkakasulat ni Moses, na yung creation doon, maliban sa tao, ng Hebrew word po doon ay ang ginamit na Hebrew word ay bara, nang ibig sabihin po doon ay created out of nothing. Nilikha ng Diyos. Ang lahat ng ating nakikita, nahahawakan mula sa wala. Sinong meron kakayanan na makagawa niya na sinabi lang niya
na magkaroon ay nagkaroon na. Sasampulan po natin mga kapatid. Pag nakita natin, ano, magkaroon tayo ng mataas na pagtingin, na taghanga. Sabi natin kanina ay I still amazed, ano, every day. Sabi diyan, puntahan natin ang Genesis chapter 1, verse 1 muna tayo. In the beginning, God created the heaven and the earth. Ang Hebrew word po diyan, bara, ibig sabihin, out of nothing. Lumikha ang Diyos mula sa wala. Galing! Amen? Hey! Naintindihan niyo ba yung sino ating Diyos na sinasamba? Siya ba ay omnipotent o impotent? Omnipotent. Hindi sa Diyos na walang silbi. Hindi sa Diyos na lampa. Hindi sa Diyos na inutil. Ang ating Diyos ay all-powerful God. Wala siyang katulad. Wala siyang kapantay. Ang pagkasabi, in the beginning, God created the heaven and the earth. Sino makakagawa niya? Wala. Kundi ang ating Diyos. Hindi kaya ni Maria yan. Si Maria ay tao lamang. Hindi kaya ng mga santo yan. Mga tao lamang yan. Mga apostles yan. Mga propeta yan. Nilikha lang yan. Walang ibang mga... Si Satanas, hindi kaya ni Satanas. Si Satanas po ay nilikha din lamang ng Diyos. Pero hindi siya nilikhang Satanas. Nilikha siyang banal na nag-Satanas lamang. Mga kapatid, yan ang ating Diyos dito. Yung iba, ang dami Diyos nila. Kahit magsamasamahin niyo, wala yung lapat sa Diyos ng Bible. Dahil ang Diyos ng mga tao ay nilikha lamang. Ginawa ng tao. Genesis chapter 1, verse 26-27, nilikha ng Diyos ang tao, hindi ang tao ang lumikha ng Diyos. Right? Ang mga tao, nililikha nila, Diyos nila. Pero tayo, nilikha tayo ng Diyos. At ang sabi niya, sa verse 3, punta na tayo sa verse 3. And God said, word lang niya, and God said, let there be light, and there was light. Eh dito, kung di ka mag-a-apply sa battle lake, hindi ka magkakailaw. Mga kapatid, sinabi lang ng Diyos na magkailaw, nagkailaw. Yan ang dapat na kinikilala nating Diyos sa ating buhay. Diyos na makapangyarihan sa lahat na sa kanyang salita lamang, lumalabas at nangyayari at nalilikha ang mga bagay. Dire-diretso po yan. Nilikha niya ang lahat ng mga bagay. Ano ha? At ang sabi po sa sunod na verse 6, yung una ay light. Ang sabi sa verse 6, and God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide them, the waters, from the waters. So, makikita natin sa bandang huli ng verse 7, and it was so. Nangyari po, nagkaroon ng kalawakan. Ha? Na tinawag niyang langit sa pagitan ng mga tubig. Ang sabi niya sa verse 9, and God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear, and it was so. And it was so. Lagi po, sa tuwing niya sabi niya, magkaroon ng itong bagay, laging nagaganap. Mga kapatid, maging ang mga natures, ang kalikasan, ay sumusunod sa Diyos. Natatandaan nyo nung ang mga alagad ay nakasakay sa dapor, nung sila ay on the way sa dagat, ay bigla pong lumakas ang nagpadala ang Diyos, o lumakas ang bagyo, ang hangin. Di ba? Ay sinaway lang ng Panginoon. Di ba? Tumigil. Natatandaan nyo mga Israelita, nung sila ay nasa tabi ng dagat na pula, through Moses, itinaas lang yung kanyang kamay. Siguro, nabahuan sa kiligili. Naghiwala yung tubig. Nakadaan ngayon. Ano yung mga si Axel? Sino yung nagbabible sa atin doon? Papasok mo dito. Diyan eh, siyempre, baguhan. Padaisin mo dito. Hindi sa kabilahan. So, mga kapatid, yan ang ating Diyos eh. Kamangha-mangha. Say, Lord of all. Lord of lords. Sa kanyang salita, ang lahat ay susunod. Ano reflection sa atin noon? Eh kung ang kalikasan niya, kung lahat ng mga bagay niya, may bait at walang bait, intelligent beings and non-intelligent beings, living things and non-living things, sumusunod sa salita ng Diyos, ikaw pa kaya naligtas na? Hey! Anong tawag to kung gano'n? Grabe ng katigas ng puso at kalooban niya. Nakikinig ba kayo? Yan ang ating Diyos. Kaya
Kaya huwag kayong para nakala may walang Diyos ha sa buhay ninyo. Insulto sa Diyos yan eh. Palagi na lang ang dating kayo mga api at mga hindi pinagpala at mga palagi na akala mo eh. Ha? Hoy! Naintindihan niyo ba yan? Meron tayong tatay na makapangyarihan sa lahat na sovereign God, sovereign Lord. At may batas siya kung paano natin may enjoy ang pagpapala niya. At yun lang ang problema. Hindi tayo nakakapag-comply. Hindi tayo nakakasunod sa kanyang mga sinasabi. Gaya ng Matthew 6:33. Ang sabi doon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added. All these things. Yung things doon ay basic needs natin. At pagka kayong mga ligtas na, kayong mga kapatid ko na mga ligtas na, ay palagi na lamang tapos, ay mag-isip-isip kayo, may pagkukulang kayo sa Diyos. Ang Diyos ay hindi inutil na hindi niya nakikita ang iyong kalagayan at hindi niya nakikita yung kalagayan. Hindi, kapatid. Lagi kong binabanggit, sinabi ni David, ako'y naging bata at ngayon matanda. Kailan may hindi ko nakita ang pinabayaan ng Diyos na malimos ng tinapay ang matuwid. Ha? Pagka ikaw ay, ang basic needs mo ay ikaw ay halos sa believer ka pa lumalapit ay nakakapagtaka. Kapatid, kung sa kabila noong ikaw ay tapat na pero ganun pa rin, ang tawag lang diyang pagsubok. Okay? Huwag ba di-discourage. Pagsubok lang tawag dyan. Tuloy lang ang bangin. Pero kung natingin mo bakit ako nagkakaga dito, ay ako na may ligtas, ay ang tanong ka bagay faithful. Yun ang tanong doon. So nakita ni Isaiah ay ang sovereignty ng ating Panginoon Diyos ng pagkakasabi niya. No? Balikan ulit natin sa verse 5. Then said I, who is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. May authority po, pinag-uusapan, pagkaganyang sovereign, Lord, King, authority ang pinag-uusapan dyan. At di lang authority, kundi yung kanyang pagiging all-powerful. Kaya dapat, tiklop tayo dyan, mga kapatid. Kaya ano sabi niya sa unang bahagi ng talata? Who? Who is me? Saab ako? Yari! Nakita niya sarili niya, kung guilty ako. Kaya nga ating ikalong member, guilty exposed. Yun ang reflection dun eh. Kasi kung ating lalagyan pa na kapatid, yung God is exalted, tumutukoy po yan sa revelation. Na-reveal ang Panginoon, nagpahayag ang Panginoon kay Isaiah. Guilty exposed, yan po yung kailangan reflection. Doon sa nakakita ng kanyang kalunatian. Then yung grace, yan naman po yung tinatawag na reward ng Panginoon. Kasi nga, tama ang response. Then yun naman po gratitude, yan naman po ang tinatawag na result ng tamang pagsamba. Isang mananampalataya na may utang na loob. Amen, mga kapatid? Okay, diretso tayo. Ngayon, may bisita ba tayo? Okay, meron naman. Praise God. Hindi lang dapat ang sovereignty ng Diyos ang makita natin sa pananambahan. Same or unsaved, dapat lagi pa nagre-reflect yung pagiging Savior sa person ng ating Panginoong Diyos. Kasi babalik at babalik tayo doon. Katulad ng Wednesday, mga kapatid, nagkaroon tayo ng Lord's Supper. Ano ha? Anong itinaas po natin doon sa person ng Panginoon? Yung kanyang sacrifice, yung pagiging Savior po niya. Na kung wala po siyang ginawang sakripisyo, ano ho, kung hindi po siya nagkatawang tao, kung hindi po siya nagbigay ng buhay sa krus, na ang kanyang dugo ay nadanak, at siya'y namatay, inilibing muling na buhay, at tumaas sa langit, at inihandog yung kanyang dugo doon sa tunay na sanctuary, na altar sa langit. Mga kapatid, kahit pa anong gawing kabutihan, lahat ng relihiyon ay sapian, kahit ang buhay mo'y sunugin mo at ihandog mo sa Diyos, hindi ka makakarating sa langit.
Hindi tayo makakating sa langit. No way, mga kapatid. Sinasabi ng Bible na ang langit ay napakaganda. Sinasabi ng Bible ang langit ay lugar ng kapayapaan at ng hustisya. Doon sa 2 Peter chapter 3. Wala nang kamatayan, wala nang kalungkutan, wala nang paghiwalay, walang saysay ang langit kung hindi ka makakarating doon, kung walang daan patungo doon. Naintindihan niyo ba yan? Kaya, lagi pa rin magre-reflect sa atin po, sa pananambahan, yung dalawang bagay tungkol sa person ng Panginoon, His sovereignty and His saviorship. Yung pagiging tagapagligtas niya. Na kung hindi siya nagsakripisyo, mga kapatid, shoot tayo sa walang hanggang apoy ng impyerno kasama si Satanas. Naintindihan niyo ba yung mga kapatid kung anong tindi noon? Ha? Alam niyo yung physical na karamdaman. Tayo ay hindi na magkaintindihan pag meron tayong mahal sa buhay na merong karamdaman na lalo kung may tataligan pa yan. Ano? At yun nga, namatay na. Talagang iiyak tayo yan. Physical yan. Eh, mga kapatid, kung hindi safe ang namatay, impyerno yun, mas matindi yun. Salamat na lang sa Diyos. Ano, ang asawa ni Brother James, bago namatay ay nasuro kaligtasan, Brad. Wala na ngayon ang asawa mo. Si Charlie, wala na ngayon. Si Jerome, wala na ngayon. Si Tatay Kometa, wala na rin. Nanay Kometa, si Brother Goring, si Sister Isabel, mga miyembro natin at mga kapatid na namatay na. Pero salamat sa Diyos, bago sila namatay, ginamit ng Diyos ang church nito para maipabot sa kanila ang mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan. Eh kung sila, yung tatay, yung ina ni Brother June, ginamit ng International Baptist Church. Kung ang mga mahal sa buhay natin namatay ng hindi ligtas, wala tayong magagawa kung tanggapin ang katotohanan ng kalungkutan. Hindi mo na siya makikita magpakilan kailanman. Alam niyo, yun ang pinakadakila dito sa atin pong pananampalataya, yung pag-asa po ng langit. Pag dumarating ang mga tagpo ng yung karanasan ng kamatayan, yan po ang pinakamalungkot eh. At yung pumapasok po yung kumikinang. Doon kumikinang ang ating pananampalataya sa Biblia. Kasi napakalungkot ng mamatayan ka. Pero ito naman ang magbibigay ng kapayapaan. Amen ba? Salamat sa Diyos, mga buhay pa tayo ngayon. At salamat sa Diyos kung ikaw ay nakarinig na ng gospel at na tinanggap mo na si Kristo, sinampalatayanan mo si Kristo ay namatay para sa iyo. Para hindi ka mamatay sa impyerno. Siya inilibing at siya ay balik na buhay para sa ating katubusan, sa iyong katubusan. Tanggapin mo siya sa puso mo, kaibigan, bilang tagapagligtas. At ikaw ay magiging tagalangin. Napakadakila ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Isipin nyo, hindi ba lang nagsabi ng kahit na point something, dagdagan yung ginawa ko sa krus para matiyak nyo ang langit o para mamintay nyo ang langit. Walang ganun eh. Once and for all, yung paraan ng usapin ng kaligtasan, yun ay lahat ay gawa ng Diyos para sa atin. Wala tayo nung bahagi. Kaya makikita natin mga kapatid, may dalawang klase ng forgiveness ang Biblia na hindi naiintindihan ng mga tao. Ang una yung judicial forgiveness para sa mga unsaved. At tayo po'y nakaranas na ng judicial forgiveness. Hindi na tayo hahatulan sa hukuman sa Great White Throne, hindi tayo dadalhin sa apoy ng impyerno. Ang ikalawang forgiveness, parental forgiveness. Siya'y tatay na natin, tayo kanyang anak. Ang ating kasalanan walang kinalaman sa kaligtasan kundi sa krisyanong pamumuhay. Dahil once and for all, yung pagiging savior niya, nasettled na ang usapin ng kasalanan ng impyerno sa atin, yung kaparusan sa impyerno, dahil sa tagapagligtas natin. So yung ating nagagawang personal na kasalanan sa simula ng masave tayo, ang ating hinihingi sa Diyos ay parental guidance na huwag mapalo. Di ba pag hindi ka nagsisi at ikaw ay nagmatigas at nagpatuloy ka sa katigasan, ano gagawin ng tatay? Papaluin ka. Kaya tayo humihingi ng tawad sa Diyos pag nagkasala. Ngayon tayo ligtas na kahit hindi nawawala ang kaligtasan kasi walang dinalaman doon sa kaligtasan kundi doon sa huwag mapalo, parental forgiveness po ang tawag doon.
1 John chapter 1 verse 7 to 9. Ang kausap ko doon ay mga mananampalataya. So siya ating tagapagligtas. Yan ang tunay na napakadakila sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya tuwing siya sasamba, may dahilan siya para sumamba. Sapagkat ang kanyang sasambayin ay person. Hindi bato, hindi drawing, hindi kahoy. Amen? Hindi, lalong hindi tao. Ang ating sinasambay, sovereign God. Diyos na walang hindi kayang gawin. Maliban sa kukontra sa kanyang salita at sa kanyang dakilang katangian. O, ang dapat naroon yung ating trust. Kasi sovereign siya eh. Panginoon, po pwede mong, sabi ng Kawikaan Kapitulo 21.1 ba yun? Lagay mo nga anak. Kawikaan 21.1. Ang sabi diyan, the king's heart is in the hand of the Lord. Ano ibig sabihin niyan? Yung mga puso ng mga boss ninyo, ng mga teacher ninyo, ng mga sino mang mga tao yan na kumukontra sa pananampalataya at practice natin, manindigan ka, kaya ng Diyos yan baguhin. Para huwag kang mag-compromise. Naintindihan niyo ba yan? Yan ang sabi diyan, no? As the rivers of water, he turned it whithersoever he will. Kaya ang gawin ng Diyos niyan. Pero, ito lang, ano ha? Huwag kayong maging one-sided. Hindi natapos ang Bible dyan. Natatanda nyo sa Book of Daniel, meron doon tatlong magigiting ng mga mananampalataya yung people. Ha? Na nagkaroon ng katusuhan itong mga senador sa Babylonia na kinakailangan ika na walang ibang sasambahin sa loob ng panahong yaon, maliban ika doon sa larawan ng hari, doon sa ribulto ng hari. Ang sino mang masusumpungan na sasamba doon ay itatapon sa isang yungib na merong apoy na 7 beses na pinainit. May inalaman. Nakiintalaman ng mga senador. Ha? Isinumbong. At sila inisap sa hari. Bagamat yung hari ay merong simpatsa doon sa magkakaibigan, wala siyang magawa. Ngayon eh, nagalit na rin ng hari sapagkat di siya, kasi unsafe eh, yung hari. Sabi nung hari, bakit hindi kayo sumusunod sa aking batas? Bakit kayo ay hindi sumasamba sa aking ribulto? Hindi ba yan ang batas? No? Sino mang hindi sasamba sa aking ribulto ay tatapon doon sa nagninigas na apoy at asopre? Dapat nakakatakot na yun. Hari na ang nagsabi. At atat na ang kamay ng mga loko doon sa Senado na sila ihagis doon sa yungib ng apoy. Dapat matakot na, di ba? Ang tapang sumagot ng tatlong young people. Sabi niya, oh hari, mabuhay ka. Ililigtas kami ng Diyos sa naglalagablab na apoy na yan. Yun ang pagtitiwala, ililigtas kami. Hindi kami sasamba sa iyong ribulto. Ililigtas kami ng aming Diyos sa apoy na. Ngunit, yun ang point ko na eh. Ngunit kung hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba. Kasi ang point doon, minsan, naninindigan tayo sa salita ng Diyos, minsan parang hindi nangyayari. Eh kung hindi yun papangyarihin ng Diyos yung kanyang salita dahil sinusubo ka, anong ating attitude? Susubo na tayo, hindi naman totoo eh. Sabi ng Panginoon, magtiwala sa kanya. Bakit di niya binagi yung isip ng aking kausap, ng aking boss, ng aking manager, ng aking teacher? Bakit? Eh, ako namin nanindigan para sa gawain ng Panginoon. Ay, hindi na uli. Sayang. Sayang ang grade, sayang ang sundo, sayang ang ganito. Di ba? Eh, hindi. Ito ang prinsipyo, mga kapatid. Basta ang mahalaga, alam natin ang tama at mali. Tayo man ay paboran ng Diyos sa time na yun o hindi. Alam natin ang kalooban ng Diyos. Yes, siya ay sovereign. At darating ang takdang panahon. Tignan niyo, ang sabi ng Hebrews 6 verse 10, hindi liko ang Diyos para limutin ang ating mga gawa, ang ating mga paninindigan. Ibig sabihin niyan, minsan may pagkakataong paghahasiklan, hindi agad on the spot, nag-aani tayo. Okay? So mga kapatid, ang nakita ni Isaiah sa kanyang pakikipagdiig sa Panginoon is the person of God, His sovereignty, and His saviorship. And number two sa point,
His position. The position of God, of the Lord. Sabi po diyan sa ating talata, sa verse 1 pa rin. Sabi diyan, sa bandang pahuli, high and lifted up. Yung position po niya, siya'y napakataas. Mga kapatid, siya po ay dakila sa kanyang kalwalhatian. High and lifted up. Ano sabi po ng sunod na ating talata? Sa Isaiah 57 verse 15, sa Glenn, Isaiah 57 verse 15. Isaiah 57 verse 15, 1-5. For the saith, si Isaiah pa rin po nagsasalita. For the saith, the high and lofty one. Masabi ni Isaiah, gaya ika ng sinasabi ng isang mataas at ng nag-iisang mataas. No? That inhabited eternity, sino po yung tumatahan sa walang hanggan? At sino po yung high and lofty one? Big letter O, one, whose name is holy. I dwell in the high and holy place with him also that is of my contrite and humble spirit. Salamat sa Diyos, ano? Meron po ding sumama sa kanyang tabi. Sa sobrang taas niya, ang po nilang sumama sa kanya yung napakababa at nagpapakababa. Hindi po pwede kasi dalawa mataas eh. Sinubukan ni Satanas yan eh. Binagsak siya. Di ba? Sinubukan ni Satanas magpakataas. Gusto niyang pantayan at gusto niyang lampasan. Ano ginawa na Diyos sa kanya? Yung bottomless pit. Kaya ang kailangan sa atin, tayo po ay, ang sabi diyan, magkaroon ng contrite and humble spirit. Ano ho? Ang sabi, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Kinakalaan yung isang talagang merong pagpapakababa at pagsisisi. Yan lang ang hinihingi ng Diyos. Kaya nga doon sa ating main point kanina, ano ho, ang talagang natural effect, pag nakita mo ang persona ng Diyos, magre-reflect sa sarili mo, you are undone. You are nothing. We are nothing. Amen ba, mga patid? Yan lang po yun. Yan ang essence ng biblical worship. Kaya lalabas tayo hindi mataas. Lalabas tayo hindi mayabang. Amen? Dito sa ating first main point, God is exalted. Hindi ako o ikaw o sino man sa atin dito ang dapat na mataas at maging bida sa ating pananumpahan. Only God. Diyos lamang ang dapat mataas. Paano natin masasabi yon? Wala kang ma-feel sa sarili mo na parang naghahanap ka na bakit ako hindi, bakit ako hindi, bakit ako hindi, bakit siya lang. Pag ganun ang iyong attitude, gusto mong itaas ang sarili mo. Gusto mong maging somebody. Gusto mong makilala ka. No. Dapat ang feelings natin, Diyos lang ang mataas. Yung mga natitisod, yung mga nagdaramdam, yung mga naghahanap, hinahanap mo yung sarili lang. Selfish po yan. Gusto mo itaas sarili mo. Kahit pa anong nagawa mong dakilang accomplishment, huwag kang mag-expect. Hayaan mong ang Diyos ay gawa sa ating kalagitnaan kung talagang kailangan siya ang mag-appreciate, kung talagang kinakailangan ika nga ay parangalan, gagawa ang Diyos sa ating kongregasyon para maging example ka, maging biyaya ka. Pero yung ikaw maghahanap na pag hindi ay matitisod ka, then, kaya ka sumasamba, ay hindi para itaas ang Diyos, kundi para itaas ang accomplishment, itaas ang iyong sarili. Gaduman tayo ka-faithful sa lahat ng ating paglilingkod, gaduman kalaki ang ating bahagi sa ating paglilingkod, mga kapatid, i-consider pa rin natin wala pa rin tayo nagagawa sa Diyos sa ating pananambahan. Para makita ng Diyos na siya lang ang itinataas sa ating pagsambahan. Kita nyo, napakadakila, no, di ba? His sovereignty and His saviorship, ang pagiging tagapagligtas niya. Tayo ay mamamayan na ng langit. Sapat na yun eh. Kaya hindi natin dapat pang bigyan pa ang Diyos ng mga kondisyon para tayo sumunod sa Kanya. Dapat yung ginawa niyang pagiging tagapagligtas, sapat na para wala tayong may pagkain sa Kanya. Sapat na para tayo talaga maging totoo sa Kanya. Ano ha? So, dito po sa ating second sub-point,
Ang kailangan po nito, para masabi po siya'y ating kinikilala yung posisyon niya, gaya ng ating binasa dito, tayo naman po ay nasa baba. Paliwanag ba yan, mga kapatid? Kung tayo ay nakapaglilingkod sa Diyos, kung tayo ay nakasusunod sa Diyos, kung tayo ay nagiging biyaya sa gawain at sa manggagawa, mga kapatid, ang kailangan natin maging attitude doon ay magpasalamat tayo, naging biyaya tayo. Amen? Yun ang prinsipyo ng Bible. Hey! Tutulugan. Ang prinsipyo kasi ng salibutan, pagka ay kinakagawa ng kaunti, nag-expect ka ng pasalamat. Nakusahan, that's normal at natural, dapat lang. Ikaw ay inihatid ng tricycle, wala ka namang limbayan, abay, magpasalamat ka naman. That's normal. Pero sa puso ng Kristiyanong naglingkod, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil ikaw ay naging bahagi ng kanyang dakilang gawain. Isang example lang yan, mga kapatid. Pero kung di ganyan ang iyong puso, baka magtatago ka naman. Baka mamaya ako'y magpapalit at dadating na lang ako sa tamang oras. Baka mamaya pagdating ko doon yung sina Joanna na yan, yung sina Lia na yan, baka ay makalapit na naman sa akin, ako'y may kakaunin. Ay ako'y eksakto na lang ang dating para wala na. Kaya ang espiritu nung gano'n, wala naman siguro sa ating ganyan. Dapat ay ang ating espiritu ay maging mapagpasalamat once na tayo mayroong accomplishment. Ha? Mga kapatid, kaya kung sakali na kayo ay nakagawa na ng kabutihan, inaatake pa rin kayo, ay tignan nyo na lamang po yung positibo doon. Dahil dito sa atin ng mga iglesia, ay ang ating pong mga pinagsasabi dito ay para sa atin pong kabutihan. Wala mo tayo dito ang personalan na tayo sasaktan na basala masaktan ka, kundi personalan in a sense na ikinokorek po tayo. Tandaan niyo mga kapatid. Ano? Uulitin ko, hindi ako after sa mga bagay po ninyo. After ako sa kaluguran ng Diyos sa inyong buhay dahil meron kayong pagbabago, meron kayong maganda at mahusay na patutuo sa paningin ng Panginoon. Yan ang sinasabi ng Hebrews 6 verse 10. Ito na lang ang tignan nyo mga kapatid. Lagyan mo nga na Hebrews 6 verse 10. Kung kayo ay nakakagawa, nakapaglilingkod, nakakatulong, kayo nagiging blessing, nagiging channel of blessing kayo, ito na lang ang inyong prinsipyo sa buhay. Kahit di kayo ma-recognize, di kayo, malimutan kayong pasalamatan, kayo ay mga sikretong tagapagsuporta sa pastor, tagapagsuporta sa gawain ng Panginoon, sa mga manggagawa, hindi kayo na-appreciate, ito na lang ang inyong sa uluhin ni memorize. Ano sabi diyan? For God is not unrighteous to forget your work and labor of love which you have showed toward His name in that you have ministered to the saints. Sa mga sa ating kapwa amanan ng palataya, pastor man yan o worker o kapatiran, ang pinaglingkuran mo sa anumang kaparaan ng naglingkod ka, hindi ka na-appreciate, nakalimutan ang pasalamatan, ang iba naman talaga inaabuso na. Mga kapatid, ito na lang ang prinsipyo mo, ikaw na naglingkod sa Diyos. Para hindi ka matisod, hindi ka manghinawa. Ito, ang Diyos na nakakita ay hindi liko. Ang Diyos na nakakita ay hindi liko para makalimot. To forget, ha? To forget your work and labor. So yung work, hindi pa tumabigat. Pero pagka dire-diretso, patuloy, labor na yan. Amen? Hindi ka napapasalamatan. Sana nga, isang araw nga, itong ating bulak na ito, linggo-linggo, may isang magsabi, Pastor, Panginoon, biyaan niyo po ako na ako ang kada linggo, ako na yung bulak lang. Ha? Alam niyo, sa Panginoon, kaluguran niya yan. Naintindihan niyo ba yan? Gawa kayo ng inyong mga bagay na ang Diyos ay malulugod para sa'y mataas. Para sa buhay mo'y makita ang kababaan mo at siya ang mataas sa buhay mo. Pero pag wala kang ganyan klase ng essence ng pagsamba, wala kang ganyan klase ng kamalayan. Kaya para ka lang isang gumagawa ka lang na parang dahil ito ang iyong assignment, gumagawa ka lang dahil sa itong nakatoka sa iyo, gumagawa ka lang dahil sa walang ibang gagawa, gumagawa ka lang kasi madali naman ito, hindi naman ito masyadong mabigat. Pero sa paggawa mo, ay lagi ka nakatingin sa iba, at lagi mong pinaghahanapan ng iba, at pagka nakita mo, hindi mo nakita yung expectation mo dun sa iba,
madi-discourage ka na at magiging negatibo ka na, hindi yan paglilingkod at hindi yan pagtataas sa Diyos sa buhay mo. Dapat ito lang ang ating tatanda. Ang Diyos ay hindi ikaw. Nasabi ng 1 Corinthians 15:58, hindi walang kabuluhan. Hindi walang kabuluhan. Kaya mga kapatid, sa lahat ng ating paglilingkod na hindi tayo nag-expect ng balik, yan ay isang pahayag ng pagtataas sa Diyos. Panginoon, dahil sa inyo, kaya ko ito nagagawa, napakaluwalhati nyo, napakataas ninyo, Panginoon. Ako'y aba lamang na tao. Kaya ang pagkakasabi dyan, for I am undone. Balik nga tayo dyan at yan muna tayo magwawakas sa ating pong sub-point na ito. Verse 5, then said I, who is me, for I am undone? Because I am a man of an unclean lips. Sino ba naman si Isaiah? Isa siyang propeta. Isa siyang propetang may matuwid at banal na buhay. And yet, ganyan pa rin ang kanyang sinasabi. Kasi walang po pwedeng pumantay at di po pwedeng ikumpara ang kabanalan mong ginagawa at katuwiran mong ginagawa sa kabanalan at kataasan ng Diyos. Laging deficit po tayo. Naintindihan niyo ba yun? Kaya kung ikukumpara mo ang iyong ginawa sa kapwa mo, maaaring mas mataas ang ginawa mo. Kung ikukumpara mo ang iyong accomplishment, ang iyong galing, ang iyong husay sa iyong kapwa dito, maaaring makapagmayabang ka, makapagmalaki ka. Pero mga kapatid, hindi naman ang Diyos ang ating tinitignan sa pagsamba, ang tao tinitignan sa pagsamba, kundi ang Diyos. Yung kanyang posisyon. Yung kanyang person, yung kanyang posisyon. So, kaya, ang iglesia dapat naroon ng pagpapakababa. Walang magmamatigas, mga kapatid. Walang magmamatigas. Walang magmamataas. Walang mag-re-react ng negatibo, walang magre-rebelde, wala pong ika nga'y hindi matuwid na response dapat ang mga anak niya sumasamba. Tayo pumikit, tayo tumaho, tayo pumuna, ay manalangin. Balan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay na napakadakila ng aming kalagayan, napakapalad namin, nakilala namin ang nag-iisang Diyos na tunay sa tatlong persona sa banal na kasulatan. Isang sovereign na Panginoon at Diyos. Na kayo ang lumikha ng langit at lupa at lahat ng mga bagay na narito maging ng unang tao na aming pinagmulan. Kayo ay dakila, maluwalhati at napakataas. Ito'y dapat naming ma-appreciate at ma-recognize sa aming personal na buhay upang makita sa amin ang kapakumbabaan, kababaan at ang aming pagsuko at ang aming pong response na kami po'y maging mababa at banal sa inyo pong banal na harapan sa tuwina. At kung magkaganon, wala kayong utos na aming tatanggihan, wala kayong pamanhikan na aming tatanggihan o magkaroon man kami ng reservation o ng doubt ng pagsunod, Panginoon, o ng delay sa aming pagsunod. O banal na Diyos, saksi kayo kung paano ko po sa aming pag-aaral kayo itinaas. Kaya kayo patuloy mangusap sa bawat kinukulang. Pagpalaan niyo po ang bawat isa. Wasakan yung gawa ng Diyablo. Kayo po ang magkakulang. Habang tayo nakapikit, habang tayo nakatungon, mga minamahal, nakita po natin ang napakadakila na karanasan ni Isaiah. Nakita niya ang tamang dapat na makita. Na tayo po ay wala. We are nothing. Pero ang Diyos ang ating everything.